Mahigpit na rin binabantayan ng Department of Health ang pagdami ng kaso ng tigdas sa iba pang mga probinsya. Karamihan sa mga nagkakasakit, mga bata. Tulad na lang ng sanggol sa Mariveles, Bataan na namatay dahil sa sakit. Makibalita tayo kay Darlene Kai. Mula nitong January 1 hanggang February 2, pumalo na sa 54 ang kaso ng nagkatigdas sa Bicol Region. Base yan sa tala ng Department of Health Region 5. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit, mga bata. Out of the 54, 22 sa mga kasong ito is nai-report sa Sorsogon. Susunod po ang Masbate, 12. Kapantay niya ang Camarines or 12 din. Sumunod po dyan ang Camarines Norte, merong 3. Albay po, 5. Ang ano dito, Katanduan, is 0 case pa din po sila ngayon. 13 batang mahigpit ngayong binabantayan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Gaya ng 5 buwang gulang na sanggol na ito mula sa bayan ng Bakakay, Albay. Kinailangan siyang kabitan ng oxygen dahil hirap siya sa paghinga. Payo ng mga doktor, huwag mag-atubiling pabakunahan ng mga bata para maiwasan ang sakit. Sa Mariveles, Bataan, isang sanggol na 5 buwang gulang ang namatay dahil sa tigdas. Kabilang siya sa halos 40 kaso ng tigdas sa lalawigan. 18 naman ang hinihinalang nagkatigdas sa Calamba, Laguna. Nag-house-to-house na ang mga barangay social worker sa lugar para maturukan ng bakuna kontra tigdas ang mga bata. Sa isang barangay sa lungsod ng Kabuyaw, mataas pa rin ang coverage ng measles immunization. Ang problema? Nagkaroon lang ng problema dun sa school base. Ang iniisip nila, lahat ng ibabakuna sa school ay para hindi back siya. Nagbabahay-bahay rin ng mga city health worker para magbakuna kontra tigdas sa Lawag City, Ilocos Norte. 38 kaso ng tigdas naman ang naitala ng Cagayan de Oro City Health Office. Noong nakaraang buwan, 3 sa kanila ang namatay. Sa Zamboanga City, mag-iisang taon ng may measles outbreak ayon sa kanilang health office. Walang patid ang mass vaccination program ng City Health Office doon. For us to be able to lift the outbreak, we have to have no case recorded for 4 consecutive weeks, at least. Darlene Kai, GMA News.